everyone! So once again, it's me, your nurse, Sarami FC. And for today's vlog, ang topic po natin ay isang katanungan galing kay sir. Salamat sir sa inyong topic, ano, by the way. Ano. So, posible po bang magkaroon ng tinatawag na orgasm ang mga kalalakihan at kababaihan doing nipple massage? Sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Okay, so mga madam and sir, lahat po ng ating informations na sasabihin natin dito sa ating vlog, ano, ay based kay Dr. Martha Tara Lee. And she's a clinical sexologist po, mga madam and sir. So, sa lahat ng ating informations ay based sa kanyang knowledge. Okay po? So, I have these, ano, dalawa. These examples, ano. So, kasi meron akong orange kanina. Kaso pinain, ganda sana nun, talagang sakto sa sukat ng breast ng isang babae, ano. So, kung ito naman kalamansi, parang ang liit. So, ito na lang gagawin ko. Tape bra na lang, ano? So, mas medyo okay-okay yun pa. Okay. So, this example, gagamitin ko to para as a breast example po sa inyo, ano? So, if you are going to have a sexual contact, kung makikipag-sexual contact ka po sa inyong partner, ano, don't go directly sa breast ng isang babae or lalaki, okay? So, ibig sabihin, ayaw kay Dr. Martha Tarley, so, dapat saan muna? So, sa ibang parte, ano? So, bakit? Kasi ang breast ng isang babae, especially mga kababaihan, it's a very private and very sensitive po, mga madam and sir, no? So, hindi naman agad sugod. Huwag naman sugod lang na sugod, ano? Dahan-dahan lang. Hinay-hinay lamang po, ano? So, you may start kissing, okay? So, pwede ka rin mag-caressing, ano? So, haplos-haplos muna dyan, stroking, ano? Kung saan mo gustong ilapag ang iyong mga kamay, ano? Sa Luzon, Visayas, Mindanao, wag muna sa mga private areas, ano? So, kapag umu-okay na ang sitwasyon, ano? So, pwede ka nang pumunta sa breast, pero hindi muna saan? Sa gitna, hindi muna sa nipple, ano? So, kailangan saan muna, ano? Sa gilid, sa side muna, sa under, ayon kay Dr. Martha Tarley. So, paano mo malalaman kung ikaw ay pwede nang mag-start sa nipple ng isang babae? Okay? So, pwede mo yan marinig. Ano? So, pag umuungol na, moaning, ano? Or physically, ano? Makikita mo naman talaga kung medyo na-arouse ng isang babae. That's the time na, ano, na pwede ka na mag-start sa nipple massage. Okay, so next, how do you play nipple, sir? Mga madam, ano? Paano ba nilalaro dapat ang nipple area, ano? So, para magkaroon ng tinatawag na nipple orgasm sa ating mga very well-experienced men. Wow! Paano ba, sir? So, for example, this is the nipple, no? So, ayan, medyo malaki, may kalakihan. So, pwede, ano, ayon kay Dr. Martha, merong tatlong ways on how to play the nipples, ano? So, pwedeng side to side, pwede ring up and down, and then pwede naman round and round, ano? So, dito, hindi po pwedeng rumble. Side, up, rumble na round and round. Hindi ganon, ano? So, makikita mo sa expression ng iyong partner kung saan siya may, hindi medyo, kung saan siya totally na-arouse. Pwedeng dito sa side, pwedeng sa up and down, or pwedeng sa round and round. Pero kailangan, do it consistently. Kung dun siya nasasarapan sa round and round, and then patuloy lang na ginagawa, no, para magkaroon siya ng tinatawag na nipple orgasm. Okay, so next, ano, some women wants twisting their nipples, ano? So yung iba talaga gusto twist, ano? Pero ayon kay Dr. Martha Tara Lee, ano? So don't go directly agad sa twisting their nipples, ano? So kailangan medyo massage ka muna, ano, sa area ng breast, ano, under, side to side, ano, and then yung round ng yung cup ng area, and then before ka magpunta saan sa nipple area na gagawin mong twisting, kasi it's very sensitive nga daw po yun ang kanyang sinasabi na hindi kasi agad nagkakaroon ng nipple orgasm pag binilisan mo. Okay? So, take it slow. And take note of this, mga madam and sir, no? So, if you really want to have this kind of nipple orgasm, ano? So, kailangan mo po stimulaten ang nipple area ng inyong partner, ano? So, kailangan dito sa pag-stimulate ng nipple area ni madam, ano? So, medyo may kahabaan po ito, sir.
Yes po, may kahabaan pong pasensya ang kailangan mong bitbet. Ano? Bakit? Katulad lamang din po ito ng clitoral orgasm, vaginal orgasm, na hindi po ito nadadala sa madalian. Opo, ano? So, kailangan po dito mahabang pasensya. And kailangan mo po ng at least 15 to 20 minutes of continuous liwat stimulation ng kanyang nipple para malaman niya sa sarili niya na, ginagawa ako nito pa gusto na, ng partner ko na ano na magkaroon ako ng tinatawag na nipple orgasm, kasi hindi lahat ng babae ay kayang gawin ang tinatawag na nipple orgasm, ano? So ayon sa research, 10% lamang po ang nakaka-experience ng kanitong klaseng orgasm, yung tinatawag na nipple orgasm. Okay, so sa last part na po tayo ng ating topic, ano? So whatever experiment you are doing sa breast ng inyong partner, no, minsan yung iba gusto twisting, yung iba ginaganon yung nipple, ano, ayon kay Dr. Martha Tarley, yung gusto ni sir na, for example, side to side, at ang gusto ni madam ay up and down or round and round, iba't iba po tayo, magkakaiba, everybody is different and it's very individual thing, ano? So yun lamang po ang tatandaan. And gusto lamang po ni Dr. Martha Tarley na ano, na kailangan ay mag-enjoy ang bawat mag-partner, ano, kapag ginagawa po ito. So kailangan isali ang breast massage and nipple massage saan? Sa foreplay, sa pleasure, ano? So para, ano, para magkaroon ng orgasm, ano? Posible magkaroon ng orgasm ang babae kapag ginawa ito. So ano namang connect na sinasabi ni Dr. Martha Tarley saan kapag ginawa mo itong nipple orgasm or nipple massage, ano? Kasi kapag po nilaro mo or nagplay ka ng nipple area ng isang babae, isang babae muna po, ano, isang babae, ano, connected po kasi yung breast, ano, ng babae sa cervix ng isang babae. So ibig sabihin po, once po na ini-stimulate mo ang breast area ng isang babae, na-stimulate din po yung cervix ng isang babae, na posibleng magano magkaroon ng vaginal secretions, ano, so maging wet sorry, maging wet si madam, ano, so posibleng magkaroon siya ng tinatawag na orgasm doing nipple and breast massage. So this would be the end of my vlog. Thank you so much for watching and hopefully na nag-enjoy kayo sa aking mga examples for today. So maraming salamat po, God bless, thank you and bye bye. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고.